cassava. So, ang gagawin ko ngayon, guys, ay kung papaano kumuha ng tapioca sa fresh na cassava. So, pipigaan lang natin siya. Ayan. Ito yung pipigaan lang natin. Ayan. So, ang pagkuha po ng tapioca ay, ang tapioca ay galing sa fresh na cassava. Ayan. So, ang tapioca ay ginagawa pong sagugulaman. Ginagawa po siyang pangsahog sa mga dessert, yung tapioca, sa mga drinks. Ayan. So, ayan na po. So, ito po ang paggawa ng tapioca. So, pipigaan mo lang yung grated na balanghoy or cassava. Ayan. So, yung dry po, ay ito po ay ginagawang puto or ginagawang cassava cake. So, ayan na po yung kanyang, ito po ang kanyang, ano na, dry. Ayan. Dry na gagawing cassava. Ayan. Tanggalan mo siya ng water and then, ayan. So, yan po ang paggawa ng, so, papakita ko sa inyo, guys, yung fresh na tapioca, ayan. Ayan, sa ilalim po niyan ay white. Yung white na yan ay, yan po ay, yung ito, tapioca, ito po, ayan, oh. Ito po yung tapioca. No? Ayan. So, ito po yung ginagawang tapioca, ayan. So, mamaya tanggalin ko yung water, ayan. Para may tapioca na akong fresh. Ayan. So, ito yung aking tapioca na powder, ayan. So, ito po ang paggawa ng tapioca. Ayan. So, ilalagay ko na yung aking food coloring. Ayan. Lagay ko na dito. Ayan na. Thank you.
tapioca. So ito yung tapioca. So ito naman yung walang flavor, may kulay lang. Ito naman yung blue tapioca. May homemade tapioca. Ayan. So ilagay ko siya dito. Ayan. So ito na po ang aking tapioca. Ayan. Anytime na magluluto ako nito. Ayan. Kuha lang ako dito ng tapioca. So, ayan. So, ito naman yung kokwa. Dry na siya. Ayan. Ayan na po yung aking tapioca na kokwa. Ayan. So, ito naman yung blue tapioca. Kasya kaya dito. So, ito po yung aking homemade na tapioca. Ayan. Ayan. Ang aking tapioca. Ayan. Ayan na po. May stock na ako ng tapioca. Ayan. Madala. Yeah.